Magandang umaga mga ka-farmer. So andito na naman tayo sa isang area namin. So basically ito yung trial area namin sa Ampalaya. So marami kasing tanong na nakikita natin sa social media regarding sa trips, aphids, mga mites. So kaya nag-imbita ako ulit ng kaibigan ko, si Sir Ernest Capo from Vas Agro. So, meron kasi silang produkto na ginagamit namin. Actually, ito yung produkto. So, gamitan natin ng ano guys, yan. Ito yung Primafos. Yan, Primafos. So, gamit na siya, hindi niyo, yan. Hindi nyo masyado makikita. So ito yung ginagamit namin for trips, aphids. Actually, ginagamit din siya namin for fruit fly kasi mabaho siya eh. Mabaho. So dito si Sir Ernest para siya yung mag-explain sa atin about this product. So Sir Ernest. Okay, magandang hapon. Magkalala ko ulit ang aking sarili. Ako si Ernest Rafael Capo, SPD ng South Bukidnon. Okay, so andito tayo sa Ampalaya nila. So gumagamit sila ngayon ng Vas product, yung Primafos. So ano yung Primafos? So ang Primafos is 50 EC siya na concentration pag-control ng thrips, aphids, chewing, sucking, and miners na injecto. So ang kagandahan nito ng Primafos, ito ay may translaminar action. So anong ibig sabihin ng translaminar action? So ang translaminar action, tumatagos siya sa dahon. At saka yung mga kagaya ng trips na tumatagos sa ilalim ng dahon, kaya niyang puksain. At saka mayroon siyang herbicidal action. So anong naman ang ibig sabihin ng herbicidal? So yung mga itlog, kaya niyang puksain. So para hindi siya ma-develop into adults. So paano pag for example dito sa area natin? Opa. So may mga lumilipad na mga adult na insect. Opa. So posible 'yon, nangingitlog yun sila. Opa. So ang Primafos is binabaog niya yung itlog. So hindi 'yon mag-develop into larva, hindi 'yon mag-hatch. At so kasi mga ka-farmer, yung larva kasi yun yung pinaka mapinsala na stage sa insect, di ba? Opo. Di ba, Sir? Kasi kumakain siya until such time na maging adult siya. So kakainin niya yung dahon. Kasi marami tayong farmer din na mga kaibigan natin diyan na nanonood sa atin, nagtatanong sila kung ano ba yung napaka-epektibo na insecticide na gagamitin sa mga trips, kasi number one problem talaga yun sa mga Ampalaya, Talong, trips talaga. So ito pala yung Primafos, o ito pala yung isa sa solusyon natin na insecticide na gagamitin natin para sa ganun mga insekto. So yung Primafos ba, Sir Ernest, is pwede ba siyang ihalo sa fungicide? Pwede rin ihalo siya. Wala namang hindi siya magbabago yung formulation niya. Ang kanyang i-take into action yung trips na tumatago sa ilalim ng dahon, hanapin niya at saka pupuksain. At saka yung mga aphids, yung mga aphids, maputi. Maputi. Oh, yung puti na nasa ilalim ng dahon ng Ampalaya natin. So yun yung main target niya. Opo. So question ko, Sir Ernest, is ilan ba yung rate? Kasi yung ginagamit namin na rate is nasa 2 kutsara yung ginagamit namin. So ano bang recommended rate rate natin is 2 kutsara lang, or ang ginagamit namin para mas madali sa maintindihan ng mga farmers natin, isang takip. Isang takip nito. Katumbas na yan ang 25 ml. So isang takip ng ito para mabilisan na paggamit at makaintindihan ng ating mga farmer. So isang takip per knapsack sprayer. So kasi kami mga ka-farmers, nagra-ride on kami ng fungicide para isang sprayhan na. So hindi ba masusunog na maglagay kami ng isang takip at saka maglagay din kami ng
3 to 6 tablespoon na fungicide? Ah, hindi po, kapartner, kasi ang trimapos natin is malamig ito sa tanim, mabagsik sa mga insekto. Ah, okay. Opo. Napakagaling pala ng produkto. Basically guys, based on our own experience as a farmer, ito yung ampalaya natin. Ito yung trial namin eh. Trial namin ito for bigger production soon doon sa isang area namin kasi may 2 hektaryang area kami doon. So, kung ano yung result namin dito, yun yung gagamitin namin doon sa large scale production. So, ito na, isa itong Primafos, recommend namin kasi nakita namin to ang epekto talaga niya doon sa aphids. Tingnan natin partner, tingnan natin yung dahon ng ampalaya natin. So, ayan yung dahon ng ampalaya natin guys. May katanungan kasi dyan, partner, na ano pang ibang vegetables na pwedeng gamitan natin ng Primafos? Pwede natin gamitin sa talong. Talong? Kalabasa. Kalabasa. Pwede rin magamit natin sa rice. Sa rice? Sa corn, pwede rin. So, pwede siya sa vegetables, corn, at saka sa rice. Rice. Kasi kami guys, ang tinitingnan namin is yung kung ano yung insekto na nandyan. So, basically yung, yun nga, thrips, may mga mites, aphids. So, yun talaga yung pangunahing insekto sa ampalaya at saka lalo na yung, what do you call this one? Yung nag-i-injection, yung fruit fly. Fruit fly, oh. Oh, kaya ba niya yung fruit fly? Opo, kaya niya sa partner kasi yung action ng Primafos may vapor siya. So once mahalo din sa spray siya sa tanim, 15 to 20 days yung effectivity niya, yung vapor niya magtatagal. So yung fruit fly hindi siya makalapit at hindi siya makapuksa. Yung Primafos ba natin is contact or systemic contact insecticide? Broad spectrum insecticide po siya. Okay. So pag may lumilipad, matamaan ng Primafos, patay. Patay siya. Kasi contact. Oh. At the same time, may transaminar, pag nagtatago sa ilalim ng dahon, puksain niya. At saka, herbicidal action. Yung itlog ng mga insekto, kaya niya puksain. Okay. So, sa mga kasama nating mga farmer dyan, farmer by profession, so, guys, ito na yung produkto na inahanap natin, yung Primafos. Pampuksa sa thrips, pampuksa sa aphids, pampuksa sa mites, at saka dun sa mga insekto na tumatago sa ilalim ng dahon. Ayan, yan yung sagot sa problema natin. So, sana marami pang produkto na pwede nating ma-share sa ating mga viewers, Sir Ernest. Opo. So, abangan nyo guys sa susunod na video namin. Mayroon pang ibang mga produkto ang Vast Agro. Hindi ako nagpo-promote, ha? hindi ito paid video. So ginagawa lang namin tong video na to kasi proven tested, ginagamit ko sa farm namin. Ito sweet corn to, ginagamit din namin sa sweet corn. So meron pa akong itatry na ibang produkto ng company nila. So gagawa pa kami ng next video. So pag meron kayong mga tanong, just comment down below and inbox me sa Messenger, also sa Vast Agro. So ilagay ko dyan sa baba yung email address or contact number nila. So saan ba to pwede natin mabili ba to sa Pilipinas? Mabili to sa lahat ng agri supply, especially sa amin dito sa Piludin Agribet, ABC, Good Farm, at saka Sophia Agribet. Paano po sa kasi Luzon, Visayas, Mindanao yung nanonood sa atin ngayon. So, meron ba ito sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao? Actually, nationwide po ito ang Primafos. Distributed po ito sa lahat ng stores. Kagaya ng example ng yung pinakasikat ng agri-supply doon sa Sabanga. So, sa William Ong na tindahan. Meron doon. Okay. Marami so, doon. So, marami pala siya. So, marami. May yung number ninyo, pwede natin ilagay dyan sa baba. So, guys, meron pang karagdagang katanungan. Maglagay kami ng contact number or just comment down or just inbox us kung ano pa yung karagdagan ng tanong.
So, marami pa kayong mga produkto pa ng agrikultura, oh, diba? Marami pa. Oh, kasi kami guys, gumagamit din kami ng product nila. Kaya, gumawa ako ng video nito. Sana makatulong ito sa kapwa nating farmer. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Abangan niyo yung next video natin regarding sa other products at the same time dito sa vlog sa, ano, sa area namin. So, thank you so much guys for tuning in sa vlog ko and sa video natin. And then, nawa, happy farming sa inyong lahat. And God bless.